iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sama-samang paghahanap ng mga solusyon o holistic approach sa matagal ng problema sa trapiko sa bansa. Inanyayahan din ng Pagulo ang bawat Pilipino na makilahok sa Traffic Summit para maibsan hindi lang ang pahirap, kundi ang epekto ng trapiko sa ekonomiya ng bansa. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Dapat susunod tayo sa traffic rules para tayong mauubusan lagi ng kalye. May bago mang kalye, kung luma pa rin ang ugali pa rin natin, eh wala rin. Para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang disiplina sa kalye ang pinakamabilis pa rin paraan para maibsan ang problema ng bansa sa trapiko. Sa kanyang Twitter vlog, binigyan diin ng Pangulo na habang ginagawa ng pamahalaan ang pangmatagalang solusyon, kailangan pa rin maglatag ng mga mabilisang solusyon sa mabigat na daloy ng trapiko at numero uno na dyan, ang disiplina ng mga motorista. Ang pagbibigayan sa daan ay kailangan pa natin ipaalala sa bawat isa sa ating mga sarili. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa kalye, sumusunod sa batas trapiko, nagbibigay sa kapwa at higit sa lahat, hindi naghahari-harian sa daan. At kapag nakapagbigayan naman tayo, pag pinagbigyan ka, mag-thank you ka lang. Pinadaan ka, mag-thank you ka. Kumaway ka lang ng konti, malaking bagay yan. Ayon sa Pangulo, sa bagong Pilipinas, panahon na para iwaksi ang tila nakasanayan ng paghahari-harian ng ilan sa kalsada at masanay sa pagbibigayan at pagsunod sa batas trapiko. At para maipatupad ito ng maayos, kailangan magsimula ito sa mga opisyal ng pamahalaan. Yan ang kailangan simulan sa aming hanay ng mga nasa gobyerno. Ang pag-aabuso at pagbabaliwala sa batas trapiko ay hindi pribiheyo ng kasama sa sinumpaan naming mga lingkod bayan, pangungunahan ng pamahalaan at lahat ng mga ahensya nito, ang pagiging disiplinado sa ating mga lansangan. Nakalatag na ang malalaking infrastructure projects ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na siguradong makakapagpagaan sa daloy ng trapiko. Kabilang dito ang mga subway project, pagsasaayos ng train system, pagdadagdag at pagsasaayos ng mga kalsada, tulay, at iba pa. Pero aminado ang Pangulo na hindi sapat ang mga infrastructure projects kung masikip na daloy ng trapiko sa Metro Manila ang pag-uusapan. Kaya naman tuluyan niya ang pagpapaunlad sa mga kalapit na probinsya at makalikha na mas maraming oportunidad para hindi na kailangan magtungo pa sa Metro Manila. Bahagi talaga ng pagpaplano ay may develop ang mga kalapit probinsya at siyudad. Yan ang mga nakikita natin ngayong mga development. Bulacan, Pampanga sa North at Cavite and Laguna sa South. Kaya pati ang mga kalye at tulay na papunta sa mga lugar na yon ay patuloy natin pinapaganda pa. Pati na rin ang airport, ang pagkalat at pagparami ng mga oportunidad sa labas ng Metro Manila ay tiyak namang makakatulong sa lagay ng trapiko. Isinulong rin ng Pangulo sa mga employers ang ilang paraan para makahinga sa trapiko ang mga empleyado. Isa rito ang work from home arrangement, adjustment ng oras ng pasok na hindi sabay-sabay sa rush hour, at maging ang 4-day work week. Maraming solusyon at inobasyon ang bunga ng pandemya. Isa na dyan ang work from home. May mga kumpanya na inadapt na talaga ang sistema ito na naging epektibo para sa nature, yung ugali, yung style ng kanilang mga trabaho. Basta't may malakas na internet na nasa kanilang bahay, nagagawa na rin nila yung kanilang output. Meron ding iba, ang gawa naman ay 4-day work week. Yung panlima ay work from home. Para hindi rin nabubugbog sa traffic ang mga empleyado. Marami ng bansa, lalo na sa Europe, ang gumagawa nito. Alinsunod sa nauna niyang kautusan na magkaroon ng komprehensibo at holistic na approach sa pagtugon sa problema sa trapiko, inimbitahan ng Pangulo ang lahat ng Pilipino na makilahok sa pagtalakay at paglalatag ng mga solusyon sa matagal ng problema sa trapiko. Sa susunod na mga araw ay tatalakayin pa natin na mas detalyado itong kasama ng iba't ibang ahensya at LGUs. Abangan ninyo at makikilahok rin kayo kahit sa comment section para malaman namin ang iba't ibang mga idea at naiisip ninyo. Ang bagong Pilipino ay sumasabay sa pagbabago ng panahon at hindi nauubusan ng mga solusyon at inobasyon. Higit sa lahat, ang bagong Pilipino ay disiplinado, kaya makibahagi tayo sa paglutas ng suliraning ito. Joshua Garcia para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.